so far, lahat po ng apprehend natin ay na-file na po natin ang kaso based on the evidence that we recovered from the area kung saan po nakuha na bahay. Yung kung ano pong ebidensya ang nakuha natin doon, yun lang po yung na-file natin sa mga suspect. Sa bulan sa Mayo, napasakaan na og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang napulo ka mga dinakpan ubos sa ilang ahensya. Samtang duha ka mga dinakpan usab ang ilang napasakaan na og kaso sa pagsupak sa Republic Act 10591 kung illegal possession of firearms and ammunition. We are focusing our drive in illegal drugs. It is because of the fact that sa most of the crimes, previous crimes, that occurred in Pro 12 are drug-related. Okay. Kaya doon po tayo nag-focus kasi parang interrelated lahat siya doon sa robbery hold-up, gun for her operation, at saka sa other criminalities. Droga po ang pinagmumula nito. Luyo sa sunod-sunod ng operasyon sa RSID T12, gibutyag ni Sebastian nga dili gihapon makonsidera na puyanap na ang droga sa dakbayan. Gani gakaubos daw karon ang demand sa drugs, gumikan sa daghan na sa mga kapamaligyan ni ini ang nadakpa na sa mga otoridad. Nasayran usab sa mong ahensya ang usa ka modo sa mga nagapamaligya og droga kun ginatawag nga kaliwaan. Kun asa tinuod nga droga ang ihatag sa mga nagapamaligya ni ini, apan sa ikaduwang higayon, peke na. Gawa ng meron kasing modus operandi yung isang pusher na magbibenta siya but he will not sell ang totoong shabu. Talaga? Magbibenta siya ng peking shabu. Ganun yan. Kukunin niyo yung pera ng magbumili and then ibibigay niya yung hindi droga. Yan po yung isang modus ng... Sa karong panahon, dili lang bugas, pansit ug asin ang ginapeke. Lakip na usab ang ginadiling droga. Jessa Leduna, Brigada News.